Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa aking YouTube channel. So dito ako ngayon sa Centrina Alaminos, dito sa may Alaminos Laguna para ipakita sa inyo ang isa sa mga model unit na ino-offer nila dito sa project na to. So ayan po, nasa harapan natin. By the way, ako nga pala si Chad Ricafort, isa po ko real estate broker at nanonood po kayo ngayon aking house tour for Abina Single Attach. Okay, so si Abina Single Attach ay mayroong minimum lot area na 89 square meter with a floor area of 85 square meter. 3 bedrooms, 2 toilet and bath with carport and balcony. Available po ang mga unit nila through bank financing. So ito po, papasukin po natin ay dress up model. Papaliwanag ko po sa inyo kung ano yung mga hindi kasama kapag nag-avail kayo ng Avina. Or ano ba yung mga i-expect nyo na ita-turn over sa inyo kapag nag-avail kayo ng Avina. So dito sa loob, hindi kasama yung mga furniture, appliances, lighting fixtures, yung wall color scheme at saka po yung landscape. Ano? So ikutan muna po natin yung property para po makita po ninyo. So tulad ng napapansin po ninyo, napakaganda, modern. So ito yung pinakamaliit nila na unit, pero huwag nyong ismulin kasi talagang para sa akin ay okay naman yung space niya. So sa harapan, meron pa kayong 3 meter na setback mula po dito sa pader na to or sa pintuan na yan hanggang dito po sa sidewalk na yan. Ano? So yan, pasensya na kayo, medyo may dumaan na malakas na motor. So dito naman yung kanyang carport, nakasementado na rin po siya katulad niyan. Kasyang-kasya naman po kahit mga, I think kahit van, kasya, SUV or pickup, kasya naman. Then dito po, meron po kayong 2 meter na setback mula po dito sa pader na to hanggang dito naman. Ano? So, ang nawala dito, compare mo dun sa ARAM model nila, dito wala siyang sliding door. Sliding window lang po ang nilagay nila. Okay. So, dito naman, meron po nga 2 meter na setback mula po dito sa pader na to hanggang dito po sa firewall na yan. Ano? So kung mapapansin po ninyo, dalawa yung firewall niya. Isang itong nandito, tsaka itong nasa likodan niya. So double firewall siya. Itong part na yan, yung nakasagad sa firewall na yan, yan po yung CR sa ground floor. Mamaya po makikita po ninyo. So, by the way, kung interested pala kayo mag-inquire sa akin through Facebook, pwede niyo po kontakin sa akin Facebook page na Open House by Chad Ricafort. So, pasok na po tayo. So, yung kanyang pintuan ay solid panel wood. 90 cm po ang lapad. Okay. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na may mga gamit na, no? So, yung furniture, appliances, hindi yan kasama. Pero yung tiles niya po, o yung flooring niya, ganyan na po siya. Naka-ceramic tiles. Okay. And ito pa lang si Avina ba? Sorry. So, ayan. Itong model house na to ay meron high ceiling. Mamaya may papaliwanag din ako sa inyo or suggestion ako dito sa high ceiling na to. So, ito yung kanyang living area. So, bahala na kayo kung saan nyo ilalagay yung TV, pero possible dito muna siya ilalagay. May bintana nga lang dito sa part na to. So ito naman yung kanyang dining area. Tamang-tama, ang laki. Diba, maluwag din ang kanyang kitchen area. Sa kitchen area niya, o yung countertop niya po, ganyan na po yung actual na turnover. Naka-ceramic tiles. May cabinet na rin po sa ilalim po ng countertop. Pero ito pong cabinet na to, wala pa po yan. Ano? Okay, so ito yung first bedroom. So meron siyang bedroom dito sa ground floor. Tamang-tama, kung may mga kasama po tayong nahihirapang umakyat sa second floor. Or gusto mo maglagay ng office, or pwede mo rin gawing storage. Diba? So lahat po ng mga kwarto nila, may mga butas na for window type aircon. May mga outlet na rin. Yung mga bintana nila, aluminum sliding window at mukhang manipis yung kanyang mga sliding window, pero para sa akin matibay po siya. Okay. So yung iba kasi papansin, may mga aluminum sliding window na ang kakapal, pero pag kinutok mo naman parang hangin, ano? So ito kahit na ganyan siya, mukhang makapal naman yung pagka-aluminum niya. Oh, okay pa rin naman po. So maganda rin po yung mga locking mechanism niya. So, pwede mo rin itong gawing bedroom. May provision ka pa rin, no, for built-in cabinet mo.
So dito naman tayo sa common toilet and bath sa ground floor. So ganito na yung actual na turnover niya. Wala lang po itong malaking salamin. Pero pwede ka magpalagay ng ganyang kalaking salamin. Yung tiles niya sa may shower area, floor to ceiling po. Pero sa may shower area lang po, no? May mga outlet ka na rin for heater, tulad yan. And pansin po ninyo, mayroong butas dito na pwedeng lagayan ng mga toiletries mo. So yung actual na turnover po ng toilet at saka lavatory, ayan na po yan. Okay, so akit naman tayo ngayon sa second floor. Yung mga railings naman niya, mga tubular. Ito po 2x2. Ito, 1x1 na tubular. So, maganda naman. Hindi po siya muuga kahit na mahaba yung pagkaka. Maganda yung pagkaka-support nung railings niya. At saka yung kanyang hagdan po, solid panel wood din. Wood planks, ang ganda. Makakapal. Okay, naman tayo dito sa second floor. And yung flooring naman niya dito, naka-vinyl tiles naman, tulad niyan. So ito yung kanyang common toilet and bath dito sa second floor. So same lang naman po halos yung materials na ginamit. Halos magkasing laki lang din naman po. Okay. So ito yung kaninang binabanggit ko sa inyo na suggestion ko. So diba ito yung high ceiling. So maganda naman talaga kasi kitang-kita mo yung living area mo at saka nagmamukhang malaking bahay. Pero kung gusto mong expand siya, pwede kang magpalagay ng flooring dyan. Flooring na slab. And pwede na siya maging another bedroom. Medyo malaking-laking bedroom na rin yan. Yun nga lang, medyo major renovation din siya. Okay, so dito muna tayo sa first bedroom. Okay. So ito yung kanyang first bedroom. Maluwag naman po. Para sa akin, kung lalagyan mo ng dalawang single size bed, dito, saktong-sakto lang din. May daanan pa rin siya sa gitna. And may space pa naman po siya dito for built-in cabinet. So yan, sa part na yan. Okay, so yan. Ito naman yung kanyang master bedroom. Okay. So, meron kang space dito for built-in cabinet, office table. Okay. So, yung kama na nilagay nila ay double size lang po. Pero, okay na rin naman. Think, sakto lang talaga yan. And, may space ka pa rin dito. Pwede kang maglagay ng maliit na coffee table. Or side table pala, side table. Buksan ko lang po yung blind. Kasensya na po kayo. Hindi ko na nabuksan kanina. Para makita po ninyo yung balcony. Okay, so si master bedroom po ang may access going sa balcony. So wala pala siyang sliding door sa baba kasi dito nila nilagay sa second floor. So napakaganda nito kasi meron siyang malaking ventilation at lighting si master bedroom. Siyempre, pwede ka rin maglagay ng coffee table mo dito. O kaya mga upuan, kape-kape sa umaga, or magpahangin, mag-isip-isip, no? Umbibili na po ulit ng bahay. So, ayan. So, ito nga pala yung Sentry na Alaminos. Bagong project lang po ito, pero marami na rin nakakuha. May mga tinatayo na rin po, no? Okay. Napakaganda po ng location nito kasi malapit siya sa Along Highway pala. Sorry. Along Highway. Malapit din po sa SM San Pablo. Tsaka sa mga ospital. Malapit or within San Pablo City, Laguna. Kasi napakalapit na po nitong Sentry na Alaminos sa San Pablo. Halos nasa boundary na. Okay. So sa computation naman po, check nyo na lang po yung aking in description ng video na to para po makita po ninyo. Pero ang alam ko, ang price nitong sa ngayon ay nasa 3.9 million. Okay, so yung aking contact details, check nyo na lang din po sa description in case na gusto nyo mag-inquire sa akin, nitong si Avina Model.
So para sa akin, for that price, 3.9 million, napaka sakto na. Or pwede na rin natin nga sabihin na sulit na. Kasi sa ngayon, ang mga price ng mga gantong property, kung magtitingin ka sa mga part na Santa Rosa, baka umabot na po yan ng mga nasa 6 million. Pero dito, di ba? Since malayo pa naman kasi siya sa Manila, pero na, papunta na kasi dito lahat ng mga development eh. Lalo na kapag na-open po yung TR4 or yung expressway na going, so, going to Manila, mapapabilis na yan, mapapabilis niya. So, possible po na magtaasan agad ang mga value ng property dito. Okay, sa amenity naman, meron silang basketball court, clubhouse, swimming pool, same sa mga model unit na ino-offer sa ibang Centrina project. So may mga video na rin po ako na ibang model yun nila sa ibang project. Pwede nyo makita po yun para magkaroon kayo ng idea. Okay, so kung gusto nyo po nga, kung nagustuhan nyo po ang video nito, please paki-share, paki-like at mag-subscribe na rin po kayo dito sa aking YouTube channel para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos. At kung interested na po kayo mag-reserve sa bawat property na na-offer ko, mag-reserve na kayo dahil ng property, patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming maraming salamat po.